Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. Tunghayan po natin ang video ito. Ito yung reaction ni Kagapay Bong sa mga pasaway na OFW. Hello, magandang gabi po sa inyo. Ito po si Kagapay Bong at good evening po sa aking mga kapwa, mga OFW. Nag-live po ngayon nang wala sa oras dahil po dito po sa mga message po na natanggap ko recently. Particular po ito ngayong araw po na ito, tungkol po na sa mga ibang kababayan natin na pasaway. Sorry to say ha, pasensya sa word, pero talagang marami po tayong mga OFW ngayon ang pasaway. At ako po ay nahihiya sa nangyayari dahil siyempre nadadama yung ating lahi bilang Pilipino. Yung po mga kapitbahay, mga ibang lahi po ang tingin po sa atin ay bumababa dahil po sa mga ganyang mga gawain ng iba ating kababayan. Hello po, good evening po, Mr. Miss Jing Mercado. Pasensya na kayo, medyo maingay dahil nandito po ako sa labas. Nandito po ako sa highway po ngayon, papunta po ng, pabalik po ng Manila dahil galing po ako ng Tagaytay. Kasama ko po ang ibang kaibigan ko, yan po si Kagapay Robert at yung pong isa nating kaibigan na test, yan po, si Mira. Yan, okay. Good evening po sa inyo. Ako po ay nag-live ngayon dahil po meron na namang pasaway na OFW. At ako po ay nagagalit. Kasi alam niyo kung bakit? Maraming beses na tayong nagsabi na please, kung gagawa kayo ng kalokohan sa Saudi, siguraduhin yung kaya niyong gawin at hindi kayo mauhuli at hindi kayo mapapahamak. Okay? Meron pong isang OFW, kasambahay, humihingi ng tulong sa akin, buntis. Opo, siya po ay buntis. Alam niyo kung bakit siya buntis? Nabuntis siya ng ibang lahi. Bakit siya nabuntis ng ibang lahi? Akala ko may day off siya. Hindi siya nag-day off. Wala siyang day off. Si kabayan po ay tumakas ng palihim ng isang gabi para puntahan po yung ibang lahi na boyfriend niya na na-meet niya, hindi ko alam kung saan. Isang gabi lang na pagkikita na yon. At ayan ang kapalit, nagbunga po yung kanyang ginawa doon kasama po ng ibang lahi na yon. Actually, nagalit na po yung kasamahan niya kasi may kasamahan siyang Pilipina. Mabuti pinagbuksan pa siya ng gate nung bumalik siya, tinanong siya kung bakit niya ginawa yon. Masakit po talaga yung ganoon. Please naman, nakikiusap po kami sa inyo. Alam niyo, tinan niyo ngayon nangyari ngayon. Sa kanyang pagkakamali, pinagsisisihan niya. Nagalit ako sa kanya, pinagsabihan ko siya. Sabi ko sa kanya, bakit mo ginawa yon? Ang sabi niya sa akin, dahil sa pangangailangan. Akala daw niya, matutulungan siya. Financially, kaya nakipagkita siya ng palihim doon sa ibang lahi na yon na naging boyfriend daw niya. Ayun, na nangyari ngayon, nabuntis siya nang wala sa oras. Oh, hindi pa alam ng employer niya. Hindi alam ng employer niya, buntis siya, humingi na sa akin ng tulong ngayon. Ano naman gagawin natin dito? Pang ilan na ito? Itong taon na ito, pang anim na siya sa ganyang kaso na lumapit sa akin. Tatlo ang ibang lahi. Yung una, Indiano uli. Tapos ngayon ito, parang puti. Pero ano, Middle Eastern din. Sabi niya, dahil daw sa pangangailangan niya. Sabi ko, ano na pala mo? Natulungan ka ba? Hindi ka natulungan. Imbes na matulungan ka, iniisip mo matulungan ka, ayan, nabuntis ka pa. Pag nalaman ng employer niya, ano niyo ko nang gagawin sa kanya? Ikukulong siya. Makukulong siya, matcha-charge siya. Alam niyo kung ano ang charge sa kanya? Immorality. Alam mo kung alam niyo kung gaano katagal yon? 1 year. Ay, nagkataon may bunga pa. Ismeo, kayo talaga mga ibang mga, alam niyo sa totoo lang, dumadami po tayo yung mga kababayan natin na pasaway. Kawawa yung mga humihingi ng tulong doon sa ginagawa ng iba nating kababayan. Alam niyo, maraming beses naman na ako nagsasabi sa inyo, nagbibigay sa inyo ng mga pakiusap. Kung gagawa kayo, kahit po sa PIDOS, pag nagtotok po ako sa OWA,
ng pidos sa mga paalis, lagi ko sinasabi yan. Lahat tayo ay may kalokohan sa buhay. Hindi lang kayo, kahit mismo ako, loko-loko din. Meron din akong baho, may baho kay lahat tayo, may mga kati sa katawan. Pero ilagay natin sa lugar. Saudi Arabia yung pinuntahan ninyo. Alam ninyo na yun ay napaka-konserbatibong bansa. Maraming bawal. Respeto natin yung bansa nila. Anong ginawa ninyo? Ang dahil lang po yung itong si Kabayan, ang dahil lang sa mahigpit na pangangailangan daw. Sumama, tumakas ng gabi. Pumunta sa bahay ng accommodation ata, boarding house ng lalaki. O ayun, kinabukasan. Kasunod ng mga ano, ayun, nabuntis siya nang wala sa oras. Ngayon, sino mamumblema? Yung pamilya sa Pilipinas, yung ating pamahalaan, at kami, ako unang ngayon ang problema dahil hindi pa alam ng pamilya niya. Ako yung unang sinabihan. So ngayon, masakit na ang ulo ko doon dahil ito na naman. Mag-iisip na naman tayo ng paraan kung paano natin tutulungan sila. Okay guys, thank you for watching. Just comment down below sa mga reaction nyo sa video natin ngayong...